This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating lahat. Pagbati po mula sa Ambassadors for Christ Church International dito sa Taguig. At ating pong pinapaabot ang ating pagbati, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, ating mga kapatiran sa iba't ibang bansa na masugid pong sumusubaybay sa ating discipleship training. At ganun din, pagpalain kayo lahat ng Panginoon, ang lahat ng gawa ng inyong mga kamay ay i-bless ng Lord. Kayo po ay protektahan ng Diyos ng kanyang mga banal na anghel. At higit sa lahat, ang mga opportunities na ibibigay sa inyo ng Panginoon para lalo kayong i-bless. At ganun din ang inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Pagpalain din kayo lahat ng Panginoon, and I pray that there will be promotion, there will be opportunities as sons and daughters of the living God, kung saan kayo naroon, the favor of God, the wisdom of God, and the success that comes from God will be upon you all. Ganun din sa ating mga kapatid dito sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at magandang gabi din po, nawa kayong lahat ay nasa mabuting kalalagayan sa biyaya ng Diyos, pag-iingat ng Panginoon. God bless po at sa gabing ito, we're so grateful and privileged to listen to the now Word of God. Just what I had mentioned a while last Tuesday, the Lord is preparing His people, for greater battles ahead of us. We do not know what is going to happen, or what are the things that are about to happen in the days ahead. But one thing is for sure, our God is good and our God is faithful, and He will never leave us nor forsake us. Amen? So before we continue, I would like to invite you to join me in a word of prayer to ask God for wisdom, divine wisdom, knowledge, and understanding so that we will be able to comprehend, and we will be able to receive or partake the impartation that is about to take place at this very moment. Let us come to the Lord in prayer. Father, we thank you and we bless you. In the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ, thank you for being with us. Thank you for the privilege to hear your word. And thank you, Father God, for the privilege, Lord God, for the impartation that we are about to take place at this very moment. We continue to ask and pray that you enlarge the capacity of our spirit in order for us to receive the impartation that you're about to do in this very moment. We also pray, Lord God, that you will create, Father God, hunger and thirst in our hearts, in our spirit, for your presence and for your word. We believe that your word is a strong, unshakable foundation, that those who stand in your word shall live forever. I also pray, Father God, na mga kapatid namin mayroong karamdaman sa mga oras na ito. We rebuke all kinds of sickness. We come against cancer. We come against all the boils, bukol sa inyong katawan. All irregularities in your bodies right now, pain. We rebuke it all in the almighty name of Jesus. Receive your healing right now. I also pray that the peace of God, the joy of the Lord will flow like a mighty river over your life. I also pray in Jesus' name that the provision of the Lord will be released to you and to your whole family. We ask the Lord to bless you and give you peace and to give you hope and to empower you. I pray right now in Jesus' name for your victory and breakthrough over your life. Receive it now in the name of Jesus. Father God, we also pray for our nation, beloved nation, the Philippines. Lord, I pray that you will intervene to all the affairs of our nation. Lead our president, Bongbong Marcos, Father God. Give him wisdom, knowledge, and understanding, and most especially na magkaroon siya ng personal encounter with you, Father God. And I pray that you will surround him with people who are God-fearing people, Father God, who will going to present the gospel to him. And we pray that even the cabinet members also will have a personal encounter with you, so that this nation will be led by people who are God-fearing, people who honor and bless the name of the Lord. Thank you for the great purpose. Thank you for the great plan that you have for this nation. This nation, Father God, will be one of the catalysts that will about to advance the kingdom of God on earth powerfully. We are your people and you are our God.
And Father, I continue to pray that all believers in Christ, especially the pastors and the workers in the vineyard of God, I pray that you will bless all of us. I pray that all needs will be provided. And I pray, Father God, the hunger and the thirst in our spirit will continue, Father God, to operate, will continue, Father God, to arise, ignite our spirit, Father God, to advance your kingdom, because we know that your intent that is now through the church, the manifold wisdom of God will be revealed. I pray that you will make us part or partakers of the great outpouring of the Holy Spirit, God, Holy Spirit, in the last days. We thank you, and we pray also from the beginning till the end of this study, speak to us in a very powerful way. Give us a teachable, give us a tender, a submissive heart, so that the word that will be planted in our heart will not just remain a word, but it will become flesh in our lives, Father God, and we will become the living epistle of God. Wherever we go, the people of God will see the glory of the Lord in our lives. We thank you, and we bless you, and we declare and decree our victory in the almighty name of Jesus Christ, our Lord, and the blessed people of God declare, amen and amen and amen. Purihin ang Panginoon, bigyan natin ng malakas na palakpak ang Diyos na buhay. Hallelujah. Muli po, magandang gabi sa ating lahat, and welcome po sa ating discipleship training. Atin din pong mini-welcome mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook. Tayo rin po live sa YouTube ngayon, at purihin ang Panginoon, and I would like you to ask you a favor, share this message to your friends and families, to your co-pastors, kung sino man pong inyong mabahaginan ng now word ng Panginoon. Because again, as what we mentioned last Tuesday, the now word that we should receive, but we're receiving from the Lord, is very important, because this will give us guidance, this will give us the revelation kung paano tayo kikilos, magre-responde sa bawat hamon nating kakaharapin. Again, bago pa ng Diyos i-allow ang isang challenge, i-allow ang isang trial sa buhay ng isang tao, lagi nating tandaan, palaging nauuna ang instruction ng Diyos. Before the Lord allow the great flood to wipe all mankind, kanya munang pinarating ang kanyang salita kay Noah. Remember? The word of God will be released first before the judgment comes. That is why every believer should be vigilant. Every believer should be watchful, should be careful sa kanyang priorities. Alam niyo ho, the devil is trying to ruin and destruct every believer with their needs on earth. Lagi natin tandaan, God is the owner of all things, the earth is the Lord's and the fullness thereof, therefore, the earth belongs to God and everything in it. You don't need to worry about the things of the world. Just be mindful with your relationship with God. Grow in the grace and knowledge. Always growing in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Before Sodom and Gomorrah was destroyed by God, first He sent His word to Abraham. Nakita niyo, palaging may word ang Panginoon. Before niya binaba ang mga salot, ang salot doon sa Egypt para patayin ang firstborn, nagbigay na naman ang Diyos ng salita niya kay Moses na kanyang lingkod. Ano po ang ibig sabihin? Before judgment comes, the word of God comes first. Pero bakit yung iba pastor nalulusutan? Because of wrong priorities. We need to prioritize listening to the word of God. Alam niyo ho, kung magpahanggang ngayon, hindi pa rin po kayo talaga masugid, hindi pa rin kayo in love, madly in love with the Word of God, you better change now. Because in the days ahead of us, challenges are getting worse. That is why kailangan, kung mag-worst ang challenges, dapat mas lalong malalim ang ating pundasyon sa salita ng Diyos, mas lalong malalim ang ating relasyon sa Diyos. Because this is the only thing that will survive. This is only the only thing that will arise in the midst of great troubles and tribulations that we're about to face on the days ahead. So, palaging nauuna yan. Bago ng Diyos binaba ang judgment sa Egypt para patayin ang firstborn, binigay muna niya kay Moses ang alit, ang clear guidelines, ang detailed plan kung paano sila maligtas. Nakita niyo ha? Palaging ganun ng Diyos. Okay?
bago ng Panginoon ibaba ang salot saan? Sa Egypt, yung sampung salot, kanya munang sinecure ang kanyang mga anak doon sa Goshen. Goshen, remember, is part of Egypt. Pero bago ng Diyos binaba ang mga salot para puksain ang mga Ehipsyo, maliwanag ho na protected na, settled na, okay na ang kanyang mga anak sa Goshen. Watch me now. It's the same thing because God is the same yesterday, today, and forever. Opo, ang Diyos ay maraming kaparaanan. Pero there are principles in the Bible na pwede nating sundan, pwede nating lakaran upang kung ano ang nangyari noon ay pwede rin mangyari sa ngayon. Ang proteksyon ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ang provision ng Diyos ay palaging available. Kanino? Sa mga tao. Na sino? Na nakatanggap ng sariwang mensahe ng Diyos at hindi lamang ito tinanggap, ito ay pinaniniwalaan at nilalakaran doon pa lamang ho. Magiging safe po tayo. Ibig ng Diyos, walang tatay na gustong ipahamak ang kanyang anak. That is why the safety of every believer ay kailangan pong masecure natin, not just for ourselves, but also for our families and the generations to come. Your diligence and your commitment to God today, the quality of your diligence and commitment to the Lord, will determine the quality of the future of your next generations. Kaya tayong inabot ngayon ng ganitong henerasyon natin na binigyan tayo ng revelation ng Diyos na bago niya ibababa ang kanyang judgment, bago niya ialaw ang isang matinding pagsubok, una niya munang pinapadala ang kanyang mga salita sa kanyang mga anak upang bilang mga anak ng Diyos, alam natin ang ating gagawin, alam natin kung paano tayo mag-react, paano tayo mag-respond, paano tayo kikilos kasama ang Diyos for the season. Watch me now. It is very hard to move with God in the season. But it will become easy the moment you receive His instruction through the power of His Word and through the preaching and teachings of your pastor. Malinaw ho? Kaya mahalaga ho na maunawaan po natin ito. Palagi tayong mag-asam, mag-nasa. Alam niyo ho yung Psalm 37 verse 4. Mali ho ang application ng karamihan eh. Kasi pag sinasabing, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. We always think of our worldly and earthly desires. Kung mayroon man tayong unang i-desire, ito'y walang iba kundi katulad sinabi ni David, one thing I ask of the Lord, this only one thing I seek, that I may dwell in the temple, in the house of the Lord, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Kung mayroon man tayong greatest desire na ifulfill ang Diyos, ito'y walang iba kundi ang ating desire na siya'y masilayan, na siya'y makaulayo, na siya'y makaniig. Ipapano yung sa mundo? Ang mga bagay sa libutan, ulitin ko, the source of life is God, and God is the author of life, and life is in God and God alone. He is our source of life. What are the things of the world? These are just means for us to fulfill the assignment that God had given us. Malinaw? Malinaw, mga kapatid. So, let us continue our study entitled Biblical Principles that Empower and Establish Our Faith to Secure Our Victory. And still, we are here in that subtopic entitled The Discipline of a Father Leads to the Path of Success and Prosperity. So, we've discussed before the needs of discipline in the lives of every believer. So, I think napakalinaw na ho ng ating pinag-uusapan. Now, why we should yield to the discipline of the Lord through the guidance of our spiritual father or our pastor? Watch me now. Kagaya ng ating na-present ng nakaraan, ang Diyos, the Lord will shepherd us through a human shepherd. So nakita natin sa Psalm 77 verse 20, you lead your people like a flock of sheep with Moses and Aaron as their shepherd. Ibig ng Diyos, pagpastulan, pangunahan ang bawat mananampalataya. Pero, maggagawin ito ng Diyos. Tiyak po gagawin ito ng Diyos. Kasi sabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya yung iba, pag hindi po kayo mag-aral ng malalim ng salita ng Diyos, you will take it literally. And it is very impossible. Why? Because God is in heaven and you are on earth. Shepherding is a hands-on job. The sheep and the shepherd should be
one and they are together. Nakaintindihan tayo? Hindi ko po sinasabi na hindi kaya ng Diyos lahat gawin. Kaya ng Diyos, kahit nasa langit siya, pwede na siya nandito sa lupa. Pero mas pinili ng Diyos na ipakita sa atin ang Psalm 77 verse 20 that says, you lead your people like a flock of sheep on the road with Moses and Aaron as their shepherds. One scripture in the Bible, pag yun lang ang paniniwalaan mo at hindi na-validate ng another scripture, pwede kang magiging inaccurate sa iyong pinapaniwalaan. I'm not saying the word is inaccurate, yung iyong paniniwala inaccurate. Why? Because itong ginagamit ng maraming mga nagtuturo ng hindi tama. Lalo na po sa area na kung saan nagiging, kumbaga, controversial. Pag sinasabi mo, the Lord is my shepherd, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. We keep on claiming this word. Let me just elaborate this one. Ano? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. The Lord is my shepherd, I shall not want. Pero bakit maraming Kristiyano kapos? Bakit maraming pagkukulang at kulang sa buhay? Kulang ang kapayapaan, kulang ang kanyang supply sa salita ng Diyos. Maraming kulang! Bakit? The Lord is my shepherd. Watch me now. If we will take it literally, dapat walang kulang. Tama? Dapat sagana ka sa pagpapalang spiritual, sagana ka sa physical, sagana ka sa material, sagana sa lahat. Because the Word of God, God can provide holistic blessing for all of us. Spiritual, emotional, physical, financial, material, name it. God is able. If God is your shepherd, bakit hindi perfect? Gets na. So, ibig sabihin, natcha-challenge ngayon yung Psalms 23 verse 1. Paano ba si Lord nagpapastol? Kasi kung siya daw ang aking pastol, wala na akong pagkukulang, hindi na ako magkulang. Eh, bakit may kulang? Something's wrong. So, you need to understand the word now. Malinaw. Babalikan mo ngayon, ano yung supporting scripture para magiging malinaw yung Psalms 23 verse 1 so that hindi na talaga ako magkulang? Excuse me po. So, Awit 77 verse 20, it says, ikaw o Diyos ang nanguna sa bayan mong parang kawan. O, tama. Si Lord nga ang pastol, dakilang pastol. Si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Yan. O, ngayon, the scripture now in Psalms 23 verse 1 is now validated with another scripture from the Bible, Psalm 77 verse 20. So the Lord is your shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not want. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Paano niya gagawin? Pagpapasturan ka para hindi ka magkulang sa pamamagitan ng isang tao na kanyang itinalaga sa buhay mo para magiging pastol mo. Para siya ang magiging kamay ng Diyos sa buhay mo. Anong purpose ng kamay? To guide. Anong purpose ng kamay? To form. Anong purpose ng kamay? To help. Anong purpose ng kamay? To build. Malinaw na. So ngayon, pag sinasabi mong si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang, tama. Pero paano ito magkaroon ng application sa pamamagitan ng taong nagpapastor sa buhay mo ngayon? At pag ito ang nangyayari, tunay nga. At ako po'y makapag-testify, marami pang mga tao na the moment you connect strongly and accurately to your, with your pastor, anong nangyayari? Hindi ka nga nagkukulang. Bagkos sagana pa. At yung pananagana mo, hindi rin pananagana na para lang sa sarili mo, kundi pananagana na pagiging supporter mo, pagiging kingdom supplier mo, nagiging makabuluhan, kagamit-gamit, at kalugod-lugod ang buhay mo sa Panginoon. Nakita niyo the power of connection? The power of connection to the carrier of your grace, to your spiritual covering, and the spiritual authority given to you by God is very crucial. Now, pagdating sa discipline, napag-usapan natin noong nakaraan na napakahalaga ng disiplina kasi ito ang tanging paraan ng Diyos para tayo po ay makatakas o tayo po ay hindi malalangan ng demonyo. Disiplina, gaya ng binanggit ko before, sa mga world champions, sa iba't ibang larangan ng sports, they only have one thing in common and that is discipline. Hindi ka pwedeng swimmer na kung kumain ka, parang wala nang bukas. Ang mga swimmer, mayroon niyang diet.
kaya sila mabilis lumangoy at talagang nananalo ng gold medal. Malinaw. Ganun din sa isang boxer, hindi ka pwedeng kain ng kain lahat kasi there should be a right diet for a boxer. Same thing. Paano nila nagagawa yun na maintain? Discipline. Kaya nga, discipline will, okay, surely put a limit to your stubborn will not to destroy your target or your achievements. Yan ang trabaho na, yan ang nagagawa ng disiplina. Ngayon, sa pananampalataya, kailangan rin madisiplina tayo kasi meron tayong stubborn will. At yung stubborn will natin, hindi natin yan makontrol at palagi nakakahulagpos. Palagi tayong nakakaranas ng consequences sa ating mga maling actions and decisions. Discipline uli. Now, who will serve the discipline? O, malinaw na ha. Ang kamay ng Diyos sa buhay mo ay ang pastor mo. So, para ma-serve ng Diyos ang discipline sa'yo, kailangan mong magpasakop, kailangan mong sumunod, kailangan mong makinig sa taong nagpapastor sa'yo. Siguro naman na kailang ulit na ako, sobrang linaw na ito. Now, why should we yield to the discipline of the Lord through the guidance of your pastor and or spiritual father? Let me read to you Hebrews 12:4-11. You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin, and you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are punished by him. For whom the Lord loves, he disciplines, and he punishes every son whom he accepts. It is a discipline that for it is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. Furthermore, we had earthly fathers to discipline us, and we respected them. That we shall we not much more be subject for the fathers of spirit and live? For they discipline us for a short time as seem best to them. But he disciplines us for our good so that we may share his holiness. For the moment, all discipline seems not to be pleasant, but painful. Yet to those who have been trained by it, afterward it yields the peaceful fruit of righteousness. Now, why embrace the discipline of the Lord through the guidance of our pastor and spiritual father? So we've discussed this in our last meeting so that we will be able to resist sin. You know, ang pinakakalaban ng isang mananampalataya ay walang ibang kundi kasalanan. And watch me now, the only reason why the Lord Jesus Christ shed His blood on the cross of Calvary because of sin. So sin is a very dangerous and venomous thing that will abort and destroy our God-given destiny. So we need to resist sin. We need to fight sin. We need to eliminate and eradicate sin in our lives. How? By embracing the discipline of God sent to us through our spiritual father or our pastor. Alinaw? You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. Ganito ho katindi at kasidhi ang labanan against sa kasalanan. Kaya resisting sin is not an easy thing. That is why you need somebody, an authority na kikilalanin mo sa buhay mo. Kasi kung ikaw lang ang haharap sa tukso at sa bawat hamon sa buhay mo, mahihirapan ka. Because you do not have the monopoly and you do not have the superiority of judgment in your, or a superiority of knowledge and understanding in your life. Kaya nga ang Diyos, ganito ang kanyang ni-reveal sa Psalm 77 verse 20. That there should be somebody na nilulook up mo. There should be somebody na kinikilala mo, pinapayagan mo, at hinahayaan mo magsalita sa buhay mo. At pag nagsalita siya, sinusunod mo. That is being a good, okay, son and daughter of God. Pag ikaw ay mayroong authority na sinusunod sa buhay mo, napakabilis ng maturity mo. And the moment you get matured, ano mangyayari?
then inheritance will be released to you. Because inheritance are only released to the matured sons and daughters. Malinaw? So submit therefore to God, but resist the devil and he will flee from you. The devil will offer temptation. The moment a person yield to the temptation because lack of discipline or no discipline at all sa kanyang buhay, ano mangyayari? Mag-yield siya ngayon sa temptation that will bring birth to sin. And the moment yung sin ay naipanganak, anong kasunod? Magnganganak naman ito at magbubunga ito ng kamatayan. That is why maraming mga believers, so-called believers, ay nagkakaroon ng struggle pa rin sa kanilang buhay. Alam niyo ang sabi sa Psalms 100? Serve the Lord with gladness. How can you serve God with gladness if you are suffering from the consequences of sin? So we need to resist sin, and the only way for us to resist sin is to master and establish discipline in our lives. Discipline ourselves to the Word of God. Discipline ourselves to come to God in prayer regularly. Discipline ourselves to have intimacy with God. Discipline ourselves to read the Word of God, not just reading, but meditating it day and night and apply what we have heard or read in His Word. And that's the only way for us to resist sin. Because the moment we dwell in God's holy presence, the moment we stand in His Word, what comes next? Life. Baliktad lang yan eh. Ang kasalanan na galing kay Satanas, magdadala sa'yo sa kamatayan. Subalit ang salita ng Diyos, punong-puno ng Espiritu at buhay, kung dito ka nakatayo at disiplinado ka na ito'y lakaran sa buhay mo. Anong dala? Buhay. Anong klaseng buhay? Indestructible life. Anong klaseng buhay? Eternal life. Victorious life. Nakuha nyo. So mahalaga po, disiplina. The moment na ikaw ay magsimula ng magdisiplina ng sarili mo, expect hardships. Personal pa lang. Galing kami Mindoro, kausap namin doon ng isang chairman ng movement, pastoral movement sa Rojas, Pastor Nestor de Guzman, if I am not mistaken. Siya ho ay nagkwento sa amin, siya po ay talagang malaki. Ibig sabihin ho ay, kumbaga mataba. Ibig sabihin malaki siya sa katawan. At habang siya ho ay lumalaki sa kanyang physical figure, mabilis siya mapagod. Ano pa? Mabilis siyang mahilo. At kung tinitingnan yung kanyang blood pressure, eh talagang mataas. Because hindi, kumbaga, masyado niyang hindi nabantayan yung kanyang diet. Alam nyo ho, may kumausap sa kanya ng isang kaibigan at ang sabi, if I'm not mistaken, ano, isang kaibigan na mayroong alam din po sa kalusugan, ang sabi niya, alisin mo ang kanin. Alisin mo ang kanin sa pagkain mo. Carbohydrates. Bawasan mo or kung kaya alisin. At kumuha ka na lang ibang carbohydrates sa ibang mga, sa mga prutas o di kaya sa mga gulay. Mayroon naman yan. Alam nyo ho, nung kanyang simulang gawin, disiplina ho talaga eh. Ipag-chairman ho kayo, pag-pastor kayo, kung saan kayo magpupunta, palagi ho talagang mayroong pakain eh. At alam naman natin sa Pilipinas, pag tayo po'y kumakain talaga at pagpakain eh, talagang di nawawala yung rice. Okay? To make the long story short, 6 months na ho, dinisiplina niya kanyang sarili, hindi kumain ng kanin, umimpis ho yung kanyang tiyan, gumanda ang kanyang katawan, at siya ho ay hindi na ho nahahigh blood. Nakita niyo ho? Pero those 6 months, grabe ang discipline at grabe ang struggle. Watch me now. Pagdating ho sa mga temptations, especially sin, kung ikayo po ay hindi pa nakarinig ng mensaheng ito, before, talagang pag dumating ng kasalanan, wala kang ibang magagawa, kahit ayaw mo, mag-yield ka. Bakit? You have no discipline. Tingnan niyo mabuti. The grace of God and the discipline always go hand in hand together. Hindi pwedeng mayroon kang grasya ng Diyos at hindi mo disiplinahin ang sarili mo. Kaya nga maraming mga mananampalataya na mayroong nagtuturo, grasya ng Diyos, ang nangyayari, palaging na-abuse. Because hindi nila sinasamahan ng disiplina. The grace of God was given to us by the Lord Jesus Christ. Grace means divine enablement.
And the moment na bibigyan ka ng Diyos ng grasya, divine enablement not to commit sin. Others teaching is you are free to commit sin because the grace of God is with you already. Mayroon pang malala, eh talagang hindi na nirerespeto ang salita ng Diyos. Kasi masyado yung biyaya ng Diyos surpasses all. No! The grace of God is still subject to the authority of God's word. And grace simply means the power and ability of God working in you for you to do, to become what God wants you to be. It is God's power and ability working through you for you to do what God wants you to do. And what God wants us to do, to live a holy life, not to violate His word, to live a righteous life, not to commit wickedness. Alam niyo ho, pag ang mga turong na-receive din niyo patungkol sa grace, ay kayo'y nawala na ng araw ng impyerno, ano na nangyari sa inyo? If this are the kind of teaching, shut it off. Cut off. Kung mayroon kayong connection, cut it off. Why? It is not from the word of God. Grace, another definition of grace, it is divine enablement. Bakit divine? Because to resist sin is not an easy thing. That is why you need grace, divine enablement to resist it. Submit therefore to God. But resist the devil and he will flee from you. Watch me now. Submitting ourselves to God and to His will and to His word, you need discipline. You can never submit to God. Tanda natin, nandito pa tayo sa lupa, buhay na buhay ang ating laman. Pag hindi mo na master ang disiplina at hindi mo na ilapat ang grasya ng Diyos, yung stubborn will mo, gagawa na naman yan at pag nag-yield ka dyan, bagsak na naman sa kasalanan, another consequence na naman, hindi ka na naman makaalagwa sa spiritual growth mo, spiritual maturity mo, nagsasayang tayo ng oras. Nakita nyo? Yung mga buhay ng mananampalataya na puro struggle, huwag kang matuwa dyan, umalis ka dyan. Discipline yourself. Why? Because kung puro struggle ang buhay mo at matagal na yung struggle na yan, you have wasted so much time and you have forfeited the blessings that was intended by God to give you. Ganito katindi itong pinag-uusapan natin ngayon. So submission to God must be a byproduct of a disciplined life using, operating in the grace of God. Divine enablement should be accompanied with a disciplined life so that we will be able to submit to God and to His word and to His will at all times. What comes next? We can resist the devil. Huwag kayong maniwala na si Satanas makapangyarihan. Mas makapangyarihan ng Diyos ang salita ng Diyos. That is why you have now the power to resist the devil by the grace of God with matching discipline sa buhay mo. Anong kasunod? Resist the devil. Ano lang yung demonyo pag niresist mo siya? He will flee from you. Pag walang demonyo, walang tukso. Pag walang tukso, walang kasalanan. Pag walang kasalanan, walang kamatayan. If you discipline yourself to dwell in the presence of God, in the Word of God, anong meron? Diyos. Mayroon Diyos, mayroong pagpapala. Pag mayroong pagpapala, mayroong breakthrough. Pag mayroong breakthrough, anong meron? Pinagpalang buhay. Malinaw. God brings life. The devil leads you to death. God brings salvation. The devil brings destruction. Please, tonight I want you to draw the line. Hanggang saan lang ang boundary ng buhay mo? Hanggang saan ka lang kikilos? Please, move with God. These are the words. Now word that you need so that pagdating sa mga pagdating ng ibababa na ng Diyos at iaalaw na ng Diyos ang matinding pagsubok na daranasin ng sanlibutan ito. You are safe. You know what to do. Discipline yourself. Use the grace of God, the ability and power of God to work in your life for you to become what God wants you to be and to do what God wants you to do. And if you are doing the will of God, then God will be the one to protect you. God will be the one to provide for you. God will be the one to preserve your life and the lives of your family. Malinaw? Pangalawa, why embrace the discipline of the Lord through the guidance of our pastor and spiritual father? Number two, because we are God's sons. Bakit kailangan tayong disiplinahin? And you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son,
Do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are punished by Him. For whom the Lord loves, He disciplines, and He punishes every son whom He accepts. Why we need to embrace the discipline of God through our pastor or spiritual father? Because we are sons of God. Makinig kayo mabuti. Ako may dalawa akong anak, lalaki, no? Ang kanilang asal, ang kanilang ugali, ay nagre-replika sa akin bilang kanilang tatay. Malinaw. So, ibig sabihin, ang magsiserve ng disiplina para sa kanila, para huwag silang lumaki na hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, ako, I will discipline them. Why? Because they are my sons. Number one. Pangalawa, because I love them. Ang isang tao na walang disiplina sa buhay, palaging kapahamakan, distraction, frustration, ang kanyang nararanasan. But if you discipline your sons, not just because they are my sons, I discipline them because I love them. I don't want them to experience frustrations in lives. I am not saying na sila ay exempted na sa frustration, exempted na sa pagsubok o sa trials. Hindi yun. Pero pag disiplinado ka, ano nangyayari? You will triumph. So dito, bakit tayo din sinisurve ng Diyos ang disiplina sa atin? Bakit tayo pinaparusahan pag nagkamali? Bakit? Because we are sons of God. God is not raising up spoiled sons and daughters. Pag nagkamali, may disiplina. Kaya nga sinabi kanina sa number one point natin, resist sin. Sinong tatay sa katinuan papaluin ang kanyang anak na hindi nagkasala? Tama ang ginagawa, papaluin ka. Hindi, ang tamang tatay at ang Diyos natin, makapangyarihan at matuwid na Diyos. Pag gumagawa ka ng tama, tiyak may pagpapala. Pag gumagawa ka ng mali at sinadya mo talagang piliin ang gumawa ng mali, may pagpapalo. O dalawa yan, pagpapala, pagpapalo. Pero pag ikaw ay pinalo ng Diyos at nagkamali ka, ang sabi rito, my son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are punished by Him. For whom the Lord loves, He disciplines, and He punishes every son whom He accepts. Pag may pagkakamali, expect mo na kaagad. Malinaw na. Ulitin ko ha, watch me now, read my lips, mga kapatid. Pag may pagkakamali ang isang anak ng Diyos, automatic kung anak ka ng Diyos, isiserve agad ng Diyos ang disiplina sa iyo. Para ano? Para wag mo nang ulitin, para hindi ka na rin makaranas ng frustration at consequences sa mga kasalanan na mali mong nadesisyonan. Malinaw. Pag anak ng Diyos, automatic may parusa pag nagkamali. Para hindi na ulitin. Kasi ho, alam ng Diyos ang consequence. Siya na rin mismo ang nagsaserve, for the wages of sin is death. Ang isang pagkakasala, pag hindi ka agad na deal, ito ho ay lalaki ng lalaki. At habang lumalaki ito, palaki din ang parusa, ang consequence. That is why he will serve discipline right away. Pansinin nyo. Minsan, no, gawin natin practical. Watch me now. Tama ang relasyon mo sa Diyos. Tama ang ginagawa mo. Pagpapala na receive mo. At one point of time, hindi ka nagiging disiplinado at hindi ka naging aware, what happened? Naisahan ka ng demonyo. Nagbigay ng temptation, bumigay ka. Ano nangyari? Sa halip na pagpapala, dahil anak ka ng Diyos, ulitin ko, dahil anak ka ng Diyos, pagpapalo, inabot mo. Alam niyo yung pagpapalo, hindi ka naman hampasin literal. You can just imagine kung ang Diyos hahataw sa iyo, iba kayong ulo mo nandun sa Bicol, ang katawan mo nandun sa Taguig. Hindi ganun. Isang disiplina ho, na isiserve ng Diyos sa iyo. Pag lalo na, kung ikaw ay tama ang buhay mo, tapos bigla ka nagbumigay sa kasalanan, bumigay sa tukso, tingnan niyo ako. Mawala lang yung kapayapaan mo. Matinding pain na yan at matinding consequence. Yung wala kang kapayapaan, hindi ka mapakali, palagi kang aligaga, ay mga kapatid, ito ho ang matinding disiplina ng Diyos. Tingnan niyo ako ha. Watch me now. David
was called by God as the man after God's own heart. Disciplinado si David. One thing I ask of the Lord, this one thing I seek, that I may dwell in the house of the Lord to gaze upon the beauty of the Lord. Nakita niyo? Disiplinado siya ron. Pero, dumating ang isang punto sa buhay niya. Hindi niya na-disiplina ang sarili niya. Bumigay siya ngayon sa isang tukso ng demonyo. Ano nangyari? Dahil anak ng Diyos si David, hindi ng Diyos tinolerate. Watch me now, mga magulang, please. Listen to me carefully, lalo yung may mga anak, maliliit pa, at medyo makulit. Never tolerate the wrong actions of your children if you love them and you want to save them from destruction. Pastors, workers, leaders, pastors especially, do not tolerate the wrong move and actions of your people. Discipline them and tell them the truth plainly so that they will be spared from destruction and death. Pag anak ka ng Diyos, dinil ng Diyos si David in a very horrible and hard, difficult ways to the extent that David almost felt in his spirit that the Lord is about to leave him. Alam niyo ho, hindi naman ang Diyos pinaghahataw si David physically. No. Pero bilang man after God's own heart, naramdaman ni David na gusto na ng Diyos umalis sa kanyang buhay. And that was a very painful, a very hard experience and punishment that David encountered. Kita niyo ha? Pag anak kayo ng Diyos, ang disiplina ng Diyos, dumarating talaga agad. Oh, watch me now! Para bigyan ng din yung punto natin, Diyos ba nag-rebuke kay David? Direkta? Yes, it was God who rebuked David, but ginamit si Prophet Nathan. Malinaw na. Prophet Nathan came to bring the word of God to David. Same thing. Kaya nga, you cannot discount, you cannot disrespect, dishonor, or disobey your pastor because he is the hand of God and is also the mouthpiece of God to bring the word of God to you and even to serve the discipline of God to you. It was Nathan. Nagkwento si Nathan. Tingnan niyo, nakarating ang word ng Panginoon and even the judgment of God, excuse me, to David, pero Nathan, kaya nga gagamit ang Diyos ng tao, kaya wag ho kayong, lalo na ho kayo na nandoon sa kalalagayan na malapit kayo sa tukso palagi. Mas kailangan mo ang pastor mo, lalo na pag alam mo na mayroong tukso na palagi mo, nakakalusot ka pa ngayon, mabuti yan. Paano kung isang araw matrap ka dyan? That is why you need the guidance, you need the word from your pastor given to him by God para lubusan kang makaalis at hindi ka na mahulog pa sa bitag ng demonyo. Malinaw na. Kung anak ka ng Diyos, expect discipline will be served to you every time you commit sin. But, kung didisiplinahin mo rin ang sarili mo, didisiplinahin mo ang sarili mo na ibabad sa presensya ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa pananalangin sa Diyos, sa intimacy mo sa Diyos, pagkikipagniig mo sa Diyos, pagsunod mo 100% ng salita ng Diyos. Ang isiserve sa iyo, hindi discipline, reward, blessing, favor, name it, ibibigay ng Diyos din sa iyo. But for the sake of discussion about discipline, huwag na kayo magtaka. At huwag na rin kayo mag-inerte. Pagka na-serve na sa inyo ang disiplina, ibig sabihin may ginawa kang hindi tama. Now, watch me now, para mas malinaw. Kung ginawa mo na ang tama, ginawa mo ang pagsunod sa Diyos ng tama, accurate, mayroong problema pa rin dumating. It is not discipline. Tawag dyan trials. Para ano? To build you stronger in your faith. Ang discipline, alam mo
na may ginawa kang mali at dumating itong mabigat na pagsubok, yan ang consequence sa ginawa mong pagkakamali. But magpasalamat ka sa Diyos sapagkat yung response ng Diyos sa mali mong desisyon at ginawa o pagkakasala, mayroong kagad consequence na dumating. Isang expression yan. Tunay kang ang anak ng Diyos. Pero anak na nagkamali ng desisyon, kaya pinalo. Okay? Malinaw na. Pero pag ang anak ay tama ang ginagawa, tama ang pagsunod, nagpapasakop sa kanyang pastor, na bilang pagsunod niya sa Diyos, mayroong pagpapala. Sa anak na mali ang ginawa, mali ang desisyon, mayroong pagpapalo. Malinaw na. Magpasalamat po kayo. Nagkamali kayo, tapos biglang tinawagan kayo ng pastor nyo, pinagalitan kayo, pinagsabihan kayo, magpasalamat kayo dahil anak kayo ng Diyos. Malinaw na? Ang ganda, no? Pangatlo, why embrace the discipline of the Lord through the guidance of your pastor or spiritual father? Pangatlo, so that we will be able to endure different trials in life. In this world, sabi ng Panginoon sa John 16:33, I tell you this thing so that in me, you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart. Be in a good cheer. I have overcome the world. Watch me now. Another purpose why we need to embrace the discipline served to us by God through our spiritual father, so that we will be able to endure different trials in life. Habang ako po'y nag-aaral na, sa buhay, nakita ko, ang pagsubok ay pataas ng pataas ang level. Napansin niyo ba? Kasi kung ang pagsubok mo ay katulad pa rin ng bata ka, ay wala sa'yo yan. Hindi makaka-apekto sa'yo. O, para mas malinaw, tayong lahat ay nag-aaral. Iba ho ang turo sa kinder o sa preparatory kaysa elementary. Mas mataas yung sa elementary. At nung tayo ay nag-high school, mas mataas ang turo sa high school kaysa elementary. At nung tayo ay nag-college, mas mataas ang turo sa college kaysa high school. At nung tayo ay nag-masteral, mas mataas ang turo ng masteral, hindi na naituro sa college. At kung tayo nag-doctorate, mas mataas sa masteral. Napansin niyo? If you want to grow in your relationship with God, then expect trials, expect challenges. Pero maganda, pag ikaw ay nasa disiplina ng Diyos, at wini-welcome mo ang disiplina, ini-embrace mo yung disiplina ng Diyos sa iyo, at ng pastor mo, anong nangyayari? You are now able to endure different trials in life. Watch me now. Every trials allowed by God to come to us, it is for the building of our faith, muscles, and building of our strong and accurate relationship with Him. It is not meant to crush us. It is not meant to destroy us. Malinaw na. Marami sa inyo nakikinig sa'yo ngayon, mayroon kayong mga pinagdadaanan. Kung yan po ay bunga ng iyong maling desisyon o pagkakasala, isa lang ibig sabihin, anak ka ng Diyos. Kasi ikaw ay nakakaranas ng kanyang pagtutuwid. Now, kung wala ka namang ginawang pagkakamalit, walang pagkakasala, sumunod ka sa Diyos, get ready. Because greater trials is waiting. The moment na matapos mo, mag-graduate ka, tama ang responde mo. Greater trials equals greater blessings. Greater trials equals greater promotions. Watch me now. So ngayon, hindi ka na magtataka, hindi ka na magtatanong. Bakit ang daming pagsubok? Alam mo na. Ulitin ko, pag ang pagsubok ay resulta ng iyong maling desisyon at pagsuway sa Diyos, pasalamat ka. Dahil anak ka ng Diyos, dinil ka niya kaagad sa pamamagitan ng pastor mo at ng mga matatalas na mensahe. Pangalawa, kung tama ang ginagawa mo, wala kang ginawang violation, talagang sumunod ka sa Diyos ng accurate, ready ka. Because promotion in the spirit and even in the natural will happen to you. O saan ang talo sa Kristiyano? Wala. Kailangan mo lang makinig palagi ng salita ng Diyos. Malinaw na. And this leading, ito pong mga salita ng Diyos na ito, magagamit natin ito. Kaya di ba sabi ko, bago ng Diyos ibibigay ang trials na matindi at matinding challenge, nauuna palagi ang salita ng Diyos. Malinaw.
So, but in the one, sabi rito, it is for discipline that you endure God. That you endure God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? Ang pagdidisiplina ng Diyos, nagpapatatag sa atin para makayanan ang bawat pagsubok kasi bawat pagsubok ay dagdag sa ating faith muscles. Because whether we like it or not, the trials that we're about to face will also increases as the days go by. That is found in Hebrews 12:7. In Matthew 24:13, it says, "But the one who endures to the end, the one who will be saved." Nakita niyo na? Hanggang kailan po, Pastor, ang labanan? Hanggang dulo. Ibig sabihin, hanggat buhay tayo. Hindi titigil ang labanan. Kaya kailangan tayo ay matutong magtiis. Ibig sabihin, matuto tayong tumibay. Matuto tayong maging matibay sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. At isa sa gagamitin ng pinampampatibay sa atin ay ang trials. At pagdating sa trials, kailangan mo ng discipline galing sa Diyos. Na isiserve sa iyo ng Diyos sa pamagitan ng pastor mo. Para matatagalan at mapagtagumpayan natin ang bawat trials o pagsubok na ating pagdadaraanan. Ang ganda ng revelation ng Diyos. Pag tama ang buhay mo, may trials for promotion yan. For bigger and greater blessings. Pag ikaw naman ay nagkasala at nag-yield ka sa iyong flesh at dinil ka kaagad ng Lord, dumating agad ang trial sa buhay mo. Dumating kaagad ang punishment sa buhay mo. Pasalamat ka uli. Bakit naman? Kasi anak ka ng Diyos. Pero, subalit, kung ikay nagkasalat matagal na panahon, walang dealing sa iyo. Hindi ka man lang naantig sa mga mensahe at hindi ka dinil ng Diyos, isa lang ibig sabihin, hindi ka anak. Illegitimate. Watch me now. I have two sons again. Pag sila nagkamali, I deal with them. Talagang pinapalo ko sila. Pero kung yung kapitbahay ko, anak ng kapitbahay ko, nagkamali, o mayroong bata dyan sa kalsada na gumagawa ng hindi tama, ng babato, ay hindi ko yan pwedeng pakialaman. Alam niyo bakit? Eh, hindi ko naman anak yan eh. Malinaw na. Kaya kung kayo ay mayroong ginawang pagkakamali at kayo ay dinil agad ng Diyos, may parusa agad, purihin ng Diyos. It is a sign that you are a son. If not, illegitimate. 2 Timothy 2, 3-6. Suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus. No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life so that he may please the one who enlisted him. And if someone likewise competes as an athlete, he is not crowned as victor unless he competes according to the rules. The hardworking farmer ought to be the first to receive his share of the crops. Three examples na cite ni Apostle Pablo para maunawaan ni Timothy ang kanyang spiritual son. Sabi niya, suffer hardship with me as a good soldier of Christ. Because when Paul received and believed in the Lord Jesus Christ as his master, his king, and savior, pwede ba yung buhay niya? To give you a little background, Paul was a persecutor, a murderer of whom? Of believers of Christ. Siya ang nagpabato kay Stephen. At marami siyang mga hinuhulit, kinakaladkad na mga mananampalataya ni Kristo before. At siya'y sikat na sikat at kilalang kilala, isang pariseo, isang kinikilala at member ng council. In short, he is a darling of the crowd na kontra sa Panginoong Hesukristo. Pero nung siya'y magiging mananampalataya na ni Kristo, doon nagsimula ang kanyang kalbaryo. Dahil siya na ngayon, ang dating pumapatay at naghahabol ng mga mananampalataya, siya na ngayon ang pilit pinapatay at hinahabol. At
Bawat pagkakataon na siya'y inabutan ng kanyang mga kaaway, bugbog sarado palagi. Well, anong sabi niya kay Timothy? Suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus. Anong ibig sabihin? Hindi ko mo tayo ay mga mananampalataya na Diyos exempted na tayo sa hardships and sufferings na daraanan ng mundong ito. But if we discipline ourselves to dwell in the presence of God, hardship is present, but the grace of God is overflowing. And the grace is sufficient that will enable us to overcome. Enable us to endure different trials. Sabi niya, no soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life so that he may please the one who enlisted him. Watch me now. Let us discipline ourselves to always please God rather than ourselves or men. Parang sundalo. Ang isang sundalo, hindi na ho siya pwedeng mag-involve sa mga ginagawa ng isang sibilyan. Ang mga sibilyan, lalo na ho ang mga wala kay Kristo, andyan, pagdating pala ng hapon, nagtatagay na eh. At mamaya-mayang gabi, nagsusuntukan na kasi mga lasing na. Hindi pwede ang sundalo ganyan. Ang isang sundalo, tinawag siya para protektahan ng kanyang bansa at palaging ihanda ang sarili sa disposal. He is under the disposal of his general or commander-in-chief. Katulad sa atin, mga mananampalataya tayo ni Kristo. Ang ating commander-in-chief, mga sundalo tayo ng Diyos, ang ating commander-in-chief ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. King Jesus. So, ano gagawin natin? Hindi na dapat tayo nag-i-involve. Disiplinahin natin ang sarili natin na huwag nang maging makasanlibutan. Disiplinahin natin ang sarili natin na hindi bibigay sa sanlibutan. Although nandito tayo sa sanlibutan, pero hindi tayo na-influensya ng sanlibutan, bagkus tayo ang nag-influensya sa sanlibutan. Para, anong purpose? To please God, give Him the glory, honor, and pleasure. Malinaw. Ayon po sa survey, ang mga mananampalataya sa mundo, almost 10% lang eh. Ganito ka, liit. Pero purihin ng Diyos, God gave me a revelation. Parang yeast o libadura. Ang isang malaking masa ng arena, lagyan mo ng kaunting libadura, ito ay lalaki. Anong ibig sabihin? Opo, maliit lang tayo. Bilang ng Kristiyano, 10% sa buong mundo, maliit lang. Pero kung disiplinado tayo, maka-Diyos tayo, nananatili tayo, dinidisiplina natin sarili natin, salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos, pagsunod sa Diyos, pananalangin sa Diyos, pagkikipagnig sa Diyos, para tayong libadura. Kahit ilagay tayo at ihalo sa malaking grupo ng mga unbeliever, mararamdaman nilang impact natin ang ating daladala. Bakit? Kasi maliit man tayo, pero tayo ang nag-iimpluwensya sa malaking grupo. Tayo ang nag-iimpluwensya sa mundo na punong-puno ng kasamaan. Tayo ang asin at ilaw na nagiging libadura tayo, nagiging yes tayo, maliit, pero nag-iimpluwensya. Dapat ganito tayo. Ito ang nagiging resulta sa ating disiplina, sa ating relasyon sa Diyos. Ito ang sundalo. Hindi tayo nag-i-involve. Ibig sabihin, hindi tayo nai-influensyahan. Sorry to the term. We need to involve in the affairs of the world, but we do not allow ourselves to be influenced. Rather, tayo ang nag-influence just like a yeast, just like a libadura. Malinaw. Huwag mo tinan ang sarili mo, maliit ka sa kumpanya nyo. Dalan-dala-dala mo, napakalaking Diyos. At napakalaking move ng Panginoon, lalo na na-receive mong salita ng Diyos ngayon. Influence them. Paso mas malalaki at mas matatalino, wala akong pakialam. Dahil mas matalino at mas malaki ang Diyos na dala-dala mo sa buhay mo. Amen? Kaya mabilis ma-born again yung mundo eh. Pag ganito yung revelation na nakukuha natin. And the Lord will never leave you nor forsake you. Why? Because you're working for Him. What else? And if someone likewise compete as an athlete, he is crowned as a victor unless he competes according to the rules. Watch me now. Pangalawang in-example ni Pablo kay Timoteo ay walang iba kundi ang isang atleta. For example ho, ang sasalihan ng isang atleta ay takbuhan. At ito po'y malayuan. Marathon, halimbawa. Lagi mong tandaan,
ang isang atleta, maikukonsider lamang na panalo kung nagkukumpit siya according to the rules. Mayroon ho yung mga tamang daraanan. Malinaw? Tamang daraanan. Pag nakarating ka at dinaraanan mo lahat ng obstacles at ikaw yung una nakarating sa finish line, you will be declared a winner. Watch me now. There are no shortcuts to Christian maturity. Hindi ka magmamature sa iyong relasyon sa Diyos kung pahiga-higa ka lang at hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Lalong hindi ka magmamature sa salita ng Diyos kung hindi ka konektado strongly and accurately sa pastor mo. Hindi ka rin magmamature sa pananampalataya mo kung tamad ka sa pananalangin at wala kang oras sa Diyos pero marami kang oras sa libutan. Kawawa ka. Malinaw na. Because you are believing na mayroong shortcut sa Christian maturity, no. Every man, all men of God, used by God mightily, they make sure that their lives is a life of full of rigid discipline. To dwell in the presence of God, in the Word of God, praying with God, intimacy with God, malaki ang presyo na binayaran nila. Kaya ikaw, wag kang mag-assume na magiging matured ka by pahiga-higa lang. Pag nakikinig, hindi pa seryoso. Mayroon ka. Ma-achieve mo immaturity. Ang immature o bata sa pananampalataya, walang pinagkaiba sa alipin. Wag kang masaktan. Walang pinagkaiba sa unbeliever. Ang ugali at pamamaraan. Pero Christian, gets nyo? If you want to mature, then discipline yourself. Welcome the discipline of God. You know, this message, kung seryosohin mo pakinggan at gawin, I guarantee you, 155% magbabago buhay mo. Malinaw. Sabi niya, ito yung kasi may nakita ako sa social media. May gumawa nito eh. Mayroong marathon siya, mahaba ang tatakbuhin. At kasama siya doon sa ano, sa paghahanda. And your mark, set, go. Kasama siya tumakbo. Pero mayroon siyang ginawang pandaraya. Kasi hindi siya sumabay at dumaan doon sa kumbaga sa dapat daanan ng takbuhan. Kaya nagulat yung iba, bigla na lang siyang sumulpot, nandoon na malapit sa finish line. At naglagay-lagay pa siya ng mga pawis-pawis, kumbaga tubig para sabihin na pawis siya. Pero marami ho ang nag-testify na mga kasamahan niya tumatakbo, hindi siya nakikita. So saan ito nanggaling? Yung pala may tunnel na nilusutan. At yung tunnel na yon inalam na ng kanyang mga kakuntsaba. Nakita nyo. So dinikler siyang winner kasi siyang unang dumating doon sa finish line. So siyang tinanggal na winner, in-announce na rin. Pero marami naka-observe na mga kasamahan niya, hindi namin niya nakikita. Ayun na. Anong ginawa? Nag-shortcut sa isang tunnel. Mga kapatid, you cannot fool God. You need to abide according to the rules. Ano ang rules? Sa Christian faith, the Word of God. Kaya, ganito kasidhi at ganito kadetalyado ang pagpapahayag ng salita ng Diyos para tayong lahat ay hindi ma-disqualify sa ating pagsunod sa Diyos. Kasi baka paniwala kang panalo ka, yung pala talo dahil ikaw ay nagva-violate ng rules o ng salita ng Diyos. Malinaw na. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Huwag mo nang i-contest. Ako, natontuwa ho ako nung ako'y nag-seminar ho sa isang lugar sa Laguna. Mayroong isa kasing nakikinig, ang kanyang girlfriend ay hindi mananampalataya. Sabi ng Bible, huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Pinipilit niya talaga akong tinatanong, pastor, talagang hindi ba pwede? Sabi ko, hindi. And I need to stand. Ano nakalagay sa Word of God? Nakita niyo, kung siya hindi dumalo sa seminar na yun, at hindi niya narinig yung pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos, ano mangyayari? Mapapahamak yung taong yun. Ang masama, Christian. Tingnan niyo ako, pag nandun ka pa sa immaturity, kahit Christian ka, magdidesisyon ka ng hindi tama
sa harapan at sa mata ng Diyos. Kaya doon mo kailangan ng isang pastor na hindi rin nangingimi and bold enough to rebuke you at your very face para sabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Ngayon, kung wala kang kinikilalang tao na magsasalita sa buhay mo, hindi mo kinikilala yung authority na nilagay ng Diyos sa buhay mo, kawawa ka bandang huli. So yung nag-declare na siya yung panalo pero nag-shortcut, lumabas na kahiyahiya, una, kahiyahiya, mandaraya. At alam ng buong mundo yung kanyang ginawa. Pangalawa, ban na siya sa anumang klaseng sports. Nakita mo na. Nakita nyo? Itong hindi mga nakikita ng maraming tao eh. Sa mga mangmang, hindi nila nakikita yung consequence na matindi. Pinili niyang mag-shortcut at huwag mag-abide sa rules. Ano nangyari? Siya ay napapahiya buong mundo, nakalagay sa newspaper. Pangalawa, siya ay banned sa lahat ng sports. Imagine mo, atleta ka, tapos mabanned ka sa lahat ng sports, ay napakasaklap na consequence. Ito na ang aking masasabi. Kung ikaw ay mananampalataya na huwag mong ikompromiso at ipagpalit ang mga makalangit na bagay sa mga makalupang nabubulok na bagay. Kung ikaw ay hinahawakan ngayon ng makalupang bagay na pilit sumisira sa relasyon mo sa Diyos, sunugin mo na yan, sirain mo, durugin na yan. Dahil wala sa kalingkingan, isang napakaliit tungaw lang yan kumpara sa dakilang blessing na matatanggap mo pag binitaw at pinutol mo yan. Grabing kahiyan ng kanyang inabot, hindi lang siya, kundi pati ang buong pamilya niya. Tuwing mapabanggit ang pangalan niya, nakakonek na sa kanya ang salitang mandaraya. O, ngayon, masaya ka ba sa ganyang kalalagayan? Ang kanyang paghahangad na pagsikat, nagiging simula at tuldok na sa kanyang karir at tinawag na siyang kalausan. Hindi lamang kalausan, mandaraya. And even her integrity ay nasira. At dadalhin niya ang tatak na ito habang panahon, habang siya'y nabubuhay. Mga kapatid ko, kung mag-iiwan din lang naman tayo ng tatak sa buhay natin dito sa lupa, tsakin mo, tatak na magbibigay ng kaluguran, kaluwalhatian, at karangalan sa Diyos at sa ating pamilya. Lastly, the hardworking farmer ought to be the first to receive his share of the crops. Ang isa pong magsasaka, magtanim ay bibiro, maghapong nakayuko, di na nga makatayo, di pa makaupo. Tingnan niya mabuti. Magtatanim siya, sobrang hirap sa tirik ng araw. Pero lagi niyang tandaan, ang ating pagtitiis at pagdisiplina sa sarili natin, masunod lamang ang utos at salita ng Diyos at ang ating pastor. Huwag kayo mag-alala. Kasi wala pa ako nakitang magsasaka na puro tanim. Sa bandang dulo, siya ay aani at mayroon din silang song ng harvest na sobrang saya kung gaano ang awitin sa pagtatanim, ganun din doble ang saya sa awitin ng pag-aani. Lagi niyong tandaan, walang katalo-talo ang sinumang Kristiyano na sumusunod, nagpapadisiplina kay Kristo. Tiyak, yes, maaring tayo ay nagtiis ngayon, we endure different kinds of trials in our lives. But lagi niyong tandaan, kung may tinanim, may aanihin. Ang ating pagtsatsaga sa pagsunod, pagmahal, maging sa pag-turn down sa offer ng sanlibutan para mapalayo tayo sa Diyos, okay lang yan. May mga opportunities na papalagpas natin dahil mahal natin ng Diyos. Tandaan nyo ito. Kung ang Diyos naman ang magparangal at magpala sa atin, laging higit sa ating mga inaasahan. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, I hope and pray na kayo po ay mayroong natanggap ng biyayang salita mula sa Diyos ngayong gabi. Ang iyong mga pagkainan ay hindi maubusan ng pagkain, palaging apaw-apang pagkain para makapamigay din kayo sa iba. Ang mga gawa ng inyong kamay, nagtatanim man kayo, nagbi-business man kayo, anumang gawa, I pray, claim and receive this. Whatever your hand touches, it will be turned into gold. And the works of your hands will be prospered by the Lord. This is my declaration and decree in the almighty name of Jesus. And all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Shalom!